kundi ang amin po dito ay magpapahayag po kung ano ang Islam at sasagutin ang mga katanungan kahit anong tanong basta may kaugnayan sa relihiyon. Islam man o Christianity. Alang-alang po sa mga kababayan na hindi pa nakakilala sa amin, alhamdulillah, ako magpakilala na ako ay dating Seventh-day Adventist evangelista. Ako ng Seventh Adventist dati. At it was in 1981, ako ay nag-Muslim. 1981, edad ko noon ay 24. I was assigned in Zamboanga del Sur, Zamboanga City, and Basilan area para gawin ng mga sabadista ang mga Muslim. Tauso, Maguindanao, Maranao, gawin silang sabadista. Pero ang nangyayari, nagre-research ako at nagbabasa, at bandang huli ay baliktad po ang nangyayari. Ako po ang naging Muslim, 1981. I'm a graduate of Bachelor of Arts, Major in Speech and Theater, at a Senior College in Mass Communication sa Silliman University, at Dumaguete City in Silliman University, 1988 I graduated. And I was working in Saudi Arabia for 16 years. Dito ay July 7, nakalipas na, ay 7 years na po dito sa Qatar. 10 years po sa Pilipinas, ganito na ang aming trabaho, symposium, lecture, and debate. At pagpatuloy natin, karamihan kasi sa mga hindi mga Muslim, ako ay dati akong hindi Muslim, ang iniisip ay ang mga Muslim, emperno. Dating sabadista, tanungin mo yung Katoliko, tanungin mo yung Iglesia, born again. Ano ba? Mapasahan mo po ba ang mga Muslim? May paraiso po ba? Ay walang paraiso ang Muslim, emperno yan lahat. Kung mayroon mga magsalita na malamig, paikis-ikis na lang yan, pasikot-sikot na lang. Pero kung tatanungin mo yung Iglesia ni Kristo, ang Muslim ba may kaligtasan? Mamatay siya na Muslim, may kaligtasan? Wala. Tanungin mo ang sabadista, ang Muslim pag namatay na Muslim, may paraiso ba ang Muslim namatay na Muslim? Wala. Except kung magsabadista. Katoliko, tanungin mo ang Katoliko, ang isang Muslim, kung mamatay na Muslim, wala. Imperno. Eh, trangkahan na lang, di ba? Tanong naman, ang sabadista, born again, Iglesia ni Cristo, pag namatay sila na ganun, hindi mag-Muslim, may paraiso, wala, imperno din. Yun din ang prangkang sagot. May katibayan meron. Sabi nila, kasi ang Christianity lang ang nagbigay ng kaligtasan. Eh, may dala-dala akong Bible eh. Dami kong dalang Biblia dito. Holy Bible, the King James Version. Mayroon pa dito ang Biblia, King James Version, Tagalog and English. Mayroon akong Bisaya, Cebuano, the New Catholic Translation. Mayroon ako dito the New American Bible, Revised Edition. Mayroon ako dito the Christian Community Bible. Mayroon pa dito Good News Bible. Pili lang kayo, anong klaseng Biblia? Isa sa Biblia na nagsabi, pag Kristiyano kayo, paraiso, wala. Ha? Mamaya may mga regalo tayo. Kasi sabi nila, pag hindi kayo mag-Kristiyano, wala kayong kaligtasan, imperno. Simple na tanong. Saan po mabasa sa Biblia na pag hindi ka mag-Kristiyano, imperno? Or Kristiyano ka, paraiso? Saan? Sa Quran, ang tanong naman sa Quran, mayroon po ba? Kung hindi ka Muslim, imperno ka. Mayroon pa ba sa Quran? Mayroon. Sabi ng Allah sa Quran, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ مَدِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino mang magnanais na relihiyon na hindi Islam, sa kabilang buhay, itatapon sila sa impernong apoy. Khasirin, yung mga ibig sabihin, mga taong itatapon sa impyerno ng apoy kung ang inyong reliyon ay hindi Islam. Mabasa sa Quran? Mabasa. Mabasa. Grabe naman. Sige, basahin mo, sabi ko sa mga pastor at mga pare, basahin sa Biblia, Kristiyano ka, paraiso. At sabi naman nila, hindi si Jesucristo kasi
nagdadala ng ano, si Jesucristo ay nagdadala ng Christianity. Ang Christianity ay turo ni Jesucristo. Christianity daw, turo ni Jesucristo. I challenge them also. Give me one word uttered by Jesus, word Christ or Christianity. Christian or Christianity, sorry. Simple question. Give me one word from the Bible uttered by Jesus, Christianity or Christian, from the lips of Jesus. Magtaka ka rin. Wala rin mabasa sa Biblia. There is no record in the Bible na ang si Jesucristo nagsasalita Christianity or Christian according from the lips of Jesus. Wala. Imagine, kataka-taka, no? Magturo ka ng filosofiya, magturo ka ng politika, magturo kang demokrasya, mamatay ka na lang, those words, hindi lumabas sa iyong bibig. Supposing ako'y nagtuturo ng communism, ha? Isa akong professor, nagtuturo ako ng communism, namatay na lang ako, communism, hindi lumabas. Nagturo ako ng demokrasya, mamatay na lang ako, ang salitang demokrasya, hindi lumabas sa aking bibig. If Jesus Christ was teaching Christianity or Christian, ang tanong, bakit walang salita nagmula sa bibig ni Jesucristo ang salitang Christian or Christianity? Ano bang tinuturo ni Jesucristo? Kasi Islam, hindi Christianity. Ang tinuturo ni Kristo ay Islam, hindi Christianity. Papatunayan sa Biblia. Sa Biblia, this well known for all Christian, ang prayer of Jesus Christ, nagsabi, our Father, which art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done, thy will, ang ibig sabihin, ang iyong kagustuhan, be done, ang iyong masusunod, or mangyayari, ang inyong kagustuhan, Panginoon, ang masusunod, hindi ang akin. Sa langit man at sa lupa, ang iyong kagustuhan ang masusunod. Anong one word for this? One word is Islam. Yan ang kahulugan ng Islam. Because Islam is submission to the will of God. Another thing. Si Jesucristo, pag nagdarasal, walang pagkakaiba. The prayer of Jesus Christ, the same with the prayer of the Muslim. Paano nagdasal si Jesucristo? Si Jesucristo nagdasal ayon sa Matthew 26, versikulo 39. Si Jesucristo ay nagpatira pa. Tuwing nagdarasal siya, ay nagpatira pa. Panginoon, Isaylo, sa Bisaya pa. Isaylo, kanina kong kupang agapag-pagaim nun. Si Jesucristo, naghapa sa yuta. Nagdapa daw si Lunggo, nagdapa daw sa yuta si Jesucristo. Si Jesucristo nagpatira pa sa lupa at nagdarasal. Ang mga Muslim sa buong mundo, sa lahat ng kanto sa mundo, ang lahat ng mga Muslim pag nagdarasal ay nagpatira pa at tumatawag sa Diyos ni Kristo. But some people today, hindi sila, they are not praying to the God of Jesus. They are praying to Jesus himself. So mali ito. Dahil ang tinuturo ni Jesucristo, sambahin ang nag-iisang Diyos na tunay. Juan 17:3, sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hangganan, na makilala ikaw, na ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos. Si Jesucristo ay nagtuturo, sambahin ang tunay na Diyos. Ang mga Muslim ba nagsamba sa Diyos ni Kristo? Oo. Ang mga Kristiyano ba nagsamba sa Diyos ni Kristo? Hindi. Sinong sinasamba? Si Kristo. Ay, paano sila sumusunod? Another thing, tingnan natin kumusunod. Dahil nagmahal naman tayo ni Kristo eh. Christian and Muslim both love Jesus Christ. Ang tingnan natin sinong sumusunod at nagmamahal. Si Kristo ay nag-aayuno. Tingnan natin ang Biblia, Matthew 4, versikulo 1 hanggang sa 3, si Jesucristo ay nag-aayuno at nagugutom si Jesucristo. Nag-aayuno 40 days and 40 nights. Walang pumapasok sa lalamunan at nauhaw pagkatapos at nagutom si Jesucristo. Ang mga Muslim, hindi lang 40 days and 40 nights, sobra pa. Sa isang taon, bilangin mo, Ramadan, maximum 30 days. Okay?
At mayroon tayo, every month mayroon tayong 13, 14, 15. Okay? Gano'n na yun? Every month yun ha? 12 months ang ano, times 12. Okay? Ilan na yun? Okay. Mayroon pa tayong Lunes at Martes, Lunes at Huwebes. Mayroon pang after Ramadan, 6 days. Ang dami kong itutal mo, the fasting of the Muslim, mayroon pang Ashura, not least than 100 or 120 times nag-ayuno ang mga Muslim in one year. Si Jesucristo was fasting? Yes. Tanong, did the Christian fasting? Ang mga Kristiyano fasting? Sabi na, oo. Sa Bisaya pa, ayaw ganyan binutbot niya. Okay. Ano man, kung nag-fasting ang Kristiyano, ya, why? Na, sa panahon ng fasting ni Kristo, why siya gainom ng tubig mo? Ang Kristiyano, pag nag-ayuno, gainom tubig. Nagkain sa bibingka, pandisal kumain. Ang bawal lang niya, Jesucristo, ang bawal lang, karne lang. Okay. Silunggo pa, amo ba na iyang pag-ayuno ni Jesucristo? Dalang mo lang, niya amo. Oh. This is not the fasting of Jesus Christ. The fasting of Jesus, walang tubig, walang pagkain, pumapasok sa lalamunan, nagugutom siya. Likewise with the Muslim during Ramadan. Okay? Fasting and praying. Pareho. Tingnan mo the face of Jesus Christ. Oh? Balbalbas, oh. Tingnan mo, oy, dagohoy. May balbas, oh, parang si Jesus. Maghanap ka ng pastor at pare na may balbas. Ha? Maghanap ka. Picturean mo yung pastor at pare may balbas, dalhin mo, bigyan kita 100. Oh? Maghanap ka ng pare na may balbas. Hindi! Dahil ikakahiya ng mga pastor at mga pare ang may balbas, dahil terorista ang may balbas. Ha? Dumi, terorist, pag may balbas. Hindi na nalimutan nila na ang sinasamba nila ay may balbas. Ha? Sabi lang, pati kambing nga may balbas. Ay, hindi naman sinasamba ang kambing. Okay? Ano pa? Sa panahon ni Jesucristo, kung magkita-kita sa kanya mga disipulo, sabi ni Jesucristo, peace be unto you. Ha? Ito ay ginagamit din ng Kristiyano. Saan ginagamit? Sa simbahan. Peace be to you. Peace be upon you. And to you. Sa simbahan lang ginagamit. Hindi man, in-English pa. Mahiya siguro kung Itagalog. Diba? Sana, sabi lang, ang kapayapaan ay suma sa inyo. Kapayapaan suma sa inyo. Ang kalina umana kanimo. Ang kalina mga kanimo. Hindi! I-English. Para modern ba? Peace be unto you. Okay. Ano ito sa lingwahe ni Jesucristo? At lingwahe ni Prophet Muhammad SAW, peace be unto you. Ano itong lingwahe? Assalamu alaikum. Ang mga Muslim, pag magkita-kita kahit saan mundo, ang sulok sa mundo, pag magkita-kita ang mga Muslim, assalamu alaikum. Ang mga Kristiyano sa mundo, when the Christian meeting each other dito sa mundo, paano sila mag-greet? Good evening. Good afternoon. Huh? Minsan, mag-good evening ka ang umaga eh. Huh? Minsan, umaga, good evening. Okay? And what is good evening, good afternoon? This is not the greetings of Jesus Christ. The greetings of Jesus Christ, assalamu alaikum. Sino nag-practice nito? Ay, tayong mga Muslim. Ha, tayong mga Muslim. Yung namatay si Jesucristo, according to the Bible, we don't believe he died, but according to the Bible, namatay si Jesucristo. Yung namatay si Jesucristo, ayon sa Biblia, umbisahin mo, ito, in Matthew 27, the death of, and burial of Jesus Christ, si Jesucristo ay binalot sa tila. Binalot sa tila. Whatever color, green, pula, yellow, puti. Binalot siya sa tila at nilibing. Ang mga Muslim, pag namatay, hugasan, liliguan, lilinisan, babalutin din sa tilang puti. Kung mayroong puti, kung wala, green, pula, yellow, no problem, basta babalutin. Ang mga Muslim at si Jesucristo, pareho ba? During burial, the same? Yes. Kristiyano, the same? No. Bakit? Ang Kristiyano, pag namatay, okay, tanggalan ng bituka, i-injection ng formalin, lagyan ng bulak, antayin pa ilang linggo, buwan, or taon, gaya ni Lolo Marcos. Ha? Sapatusan. Lagyan ng sapatos, magniktay, magbarong, nagantay sa kabaong. Ganun ba si Jesucristo? Na parang kang pupunta sa, sa Malacanang, nakaupo, pupunta ka sa Malacanang at parang si Digong, presidente ko, papumunta ng Malacanang, nakabarong sila lahat, ha? At umupo at nag-meeting doon. Ganun ba ang mamatay si Jesucristo?
Hindi. Ang mga Muslim, bigyan ng daan natin. Paano mamatay? Kagaya ni si Kristo, nilibing. Walang imbalsamo. Bago na ngayon, pag ikaw ay mayaman ngayon na Kristiyano, mayaman ikaw, may modern na ngayon, hindi na ibalsamo. I-cremate. Ha? Lagay sa pugon. Pag-uli, pag-uwi, ay ilagay na lang doon sa parang ano, alikabok na lang, abo na lang. Modern na kasi. Okay? Tapos tingnan nyo, dalhin. Hindi ganun. Hindi mo pwedeng sunugin ang iyong katawan. Hindi mo pwedeng ibalsama. Dahil si Jesucristo, si Moses, si Adan, si Abraham, sila ni Muhammad, all the prophets of God, hindi gumawa ng ganun. Sundin natin sila. Baboy. Mayroon bang propeta sa Biblia na kumakain ng baboy? We believe Adam, we believe Abraham, Moses, Jesus Christ, all the prophets. Mayroon bang isang propeta sa Biblia na kumakain ng baboy? Eh, wala. Tayong mga Muslim, may Muslim ba dito kumakain ng baboy? Eh, kung mayroon man, eh, kulang ng isang dukol, martilyo. Baka may sira ulo ng Muslim. Pero, ang tunay na Muslim, ang talagang hindi sira, basta sira ulo, ay bawal talaga kakain ng baboy dahil si Jesucristo at lahat ng mga subo ng propeta ay bawal kakain ng baboy sa Biblia man o sa Quran. Bawal ho ang baboy. Ang dami-dami, kung isa-isahin natin ang dami, na ang mga Muslim at si Jesucristo ay walang pagkakaiba. We follow Jesus Christ. We love Jesus Christ. We will never be a Muslim unless we follow and love Jesus Christ as a prophet of God. Mabasa ba sa Biblia ang prophet of God? Yes. There are so many verses in the Bible, that dozens of verses in the Bible na si Jesucristo ay sugo at propita. But mayroon bang single verse sinabi ni Jesucristo? Sambahin ninyo ako. Worship me. I am God. Worship me. Nandoon ba sa Biblia? Eh, wala. Eh, paano na itong mga tao na sumasamba kay Kristo? Ang sumasamba ni Jesucristo? Si Jesucristo nagsabi, Imperno ang sumasamba sa kanya. Sabi ni Jesucristo, basahin natin. In John 7, on that day, many will say to me, Lord, Lord, sa iyong araw, yung sabi, sa araw ng katapusan, sa araw ng pagkabuhay muli, on that day, many will say to me, Lord, Lord, Diyos ko, Diyos ko, did we not prophesy in thy name? Di ba kami ay gumagamit kami sa iyong pangalan? And in thy name we cast out devils. Sa iyong pangalan ay tinataboy namin ang mga diablo. And in thy name we do great miracles and wonders. At sa iyong pangalan, Hesus Kristo na Diyos, ay gumagawa kami ng malaking himala. Anong sinagot ni Hesus Kristo? Anong sinagot ni Hesus Kristo? You evil and adulterous generation, get away from me. Evil and adulterous generation, get out from me, you evil. Mga diablo, tinawag niya. Sino ang tinawag niyang diablo? Yung mga taong nagsabi ni Jesucristo, Diyos ko, Diyos ko. Sino mga diablo? Ay yung sumasamba kay Kristo? Oo, yung sabi niya, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in thy name? And in thy name we cast out the devils. And in thy name we do great miracles and wonders. And I will prophesy and today, sabi ni Jesucristo, get out from me, you evil and adulterous generation. Sino yun? Mga Muslim? We Muslim calling Jesus Christ Lord? No, hindi tayo na ganun tumatawag sa kanya ng Lord. Sabi sa Biblia, may mata hindi makakita, may tainga hindi makarinig. Sino yun? Nagbabasa eh, ano naman? Sabi na, paano ba natin masasabi na sabi nila ay sila ang maliligtas? Dahil ang dala-dala ni Jesus Christ ay Christianity. Jesus Christ brought Christianity. Simple challenge. Show me from the Bible, Jesus Christ, Christianity. He said Christianity. Or Christian from the lips of Jesus. Wala. Very simple, wala. Wala kang mabasa. At sa kapanahonan ni Jesus Christ, hindi niya dala-dala ang Biblia. Sipit-sipit, sikili-kili, hanggang nangangamoy na lang. Nakikita ko itong mga pastor at itong mga, hindi ko lang bagitin yung uban, mga pare. Dala-dala ng Biblia. Pinawisan sa init. Nangangamoy. Amuyin mong Biblia, amoy. Ang tanong, sa kapanahonan ni Jesucristo, nagdadala siya ng Biblia?
Did the Bible exist during the time of Jesus? And during the time of Jesus Christ, he was reading Matthew, Mark, Luke, John. During the time of Jesus Christ? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, wrote. Did Jesus Christ was reading those books during his time? No. These books, the Bible, were written after the disappearance of Jesus Christ, especially the New Testament. Wala, hindi alam ni Jesucristo ang nasulat dito. Mayroon pang nasalita, gawa ng salita ng Diyos. Sulat ni Pablo, the letter of Paul. Sulat ni Pablo, ha? To Santiago. Sulat ni Pablo sa Thessalonica. Ang sulat ni Pablo kay, ano pa? Kay, maraming sulat ni Pablo, the letter of Paul. Ha? Ang pinakamaraming nasulat sa New Testament ay si Paul. His letter to people or to the place. Places, different places. Ngayon, ginagawang salita ng Diyos. Tingnan natin. Saan ba yun? Sa yung antipara ko. Okay. Ito ang mga sulat ni Pablo. Nagsulat siya kay Philemon. Nagsulat siya kan sa Philippians. Ha? Nagsulat siya sa Romans. Nagsulat siya sa Thessalonia. Nagsulat siya kay Timothy. Nagsulat siya kay Titus. Those are the letter of Paul. Sulat ito ni Paul sa mga taong niyaon. Wala na ngayon si Paul. Wala na yung nagsulat. Yung sulat niya, anong ginawa sa mga taong ngayon? Salita daw ng Diyos. Ano dapat? Ano, paano nangyari? Sulat ni Paul sa mga tao, ni Philemon, ni Titus, yung namatay na siya, yung sulat niya, naging sulat, word of God. Sa ngayon, ano text na ngayon, no? Hindi na uso ng sulat. Ngayon, hindi na uso ang sulat, ha? Text na ngayon. Example, nag-text-text ako sa'yo. Halika nga, Ismael, di ba? Magsulat ako ngayon. O Hasan, magsulat ako, mag-text ako sa'yo. Supposing, Hasan, kailan ka ba magpagupit? Hasan, kailan ka mag-talk? Kailan ka magbakasyon, Hasan? Anong nangyari? Mag-text ako sa'yo. Pag namatay na ako, yung text ko sa'yo, nakita nila sa aking, ano, sa aking cellphone. Ha? At sasabihin nila ngayon, yung text ko kay Hasan ay salita ng Diyos. Paano sila nakuyes? Ha? Na ang text ko kay Hasan, pagkatapos sabihin nila itong text ko sa'yo ay salita ng Diyos? Hindi. Bakit? And another thing, pakialamero. Hindi pwedeng pakialan mo ang sulat sa tao sa ibang tao. Supposing, love letter. Kung may love letter, ngayon wala nang love letter, love texting na. Okay. Example, yung text mo, cellphone. Kinuha ng kaibigan mo at binasa ang text. Magagalit ka, hindi? Magagalit ka. Dahil yung mabasa yung mua-mua doon. Mabisto yung mua-mua. Ha? Magagalit ka, Brad, personal ko yung nasulat. Brad, personal ko nga text yan. Bakit pinakailaman mo? Diba? Ngayon, anong nangyari kay Paul? Pinakailaman ang sulat ni Paul, ang sulat ni Paul kay Titus, ang sulat ni Paul na Philemon, pinakailaman sa milyon na mga tao. Tama, hindi? Mali yun. Dahil hindi yung sulat ninyo, hindi yung sulat sa mga taong Pilipino, hindi yung sulat sa mga Amerikano. The letter of Paul was addressed to Timothy, addressed to Titus. It's not addressed to the whole world. Bakit ginawa niyong public ang sulat niya? The same as now. Huh? Mag-text-text ako sa inyo, tapos later on sabihin niyo, this is the word of God, I'm present to the public, these are the word of God. No. So mga kapatid, this is the simple thing na we Muslim, we don't believe. Okay? We believe the Quran to be the word of God. Okay? Look, if magbasa kayo ng Quran, English, Arabic. If the translation is mistake, wrong translation, could be easily corrected, bakit nandito ang Arabic? The Arabic in the other side. Okay? Ngayon, ito, Tagalog. Paano mo sa malalaman na itong Tagalog na salin ay tama? Saan ang original? Sabihin mo, Aramaic, Hebrew, Greek. Saan? Paano masabi na tama itong translation? Eh, wala namang original. Cebuano. Ito yung Cebuano na ano. Paano malaman na itong Cebuano na ito na tama?
na translation, hindi mo naman mapabasa, nakikita ang original. So, mga kapatid, sabi ko, alhamdulillah, tama yung sinasabi ni Digong na hindi siya Kristiyano. Mas mabuti pa. Sabihin mo, hindi ako Kristiyano. May sigurado pa eh. There is an opening to Islam. Pag sinasabi mo, I don't have any religion, I research what is the true religion, I don't have religion now, but I'm researching the true religion, there is possibility that you will have heaven, paradise. Bakit? Pero kung kukunin ng Panginoon, habang nagre-research ikaw, kunin ka ng Panginoon, maisagot ikaw, Panginoon, nagre-research po ako. Doon ako sa mundo, nagre-research ako kung anong tamang relihiyon. Ikinuha mo yung buhay ko. So may possibility, dahil na sa ano, sige, paraiso ka na lang. Pero if you insist, I am a Christian, the religion brought by Jesus Christ is Christianity, ang dala ni Jesucristo ay Iglesia ni Cristo, ang dala ni Cristo ay born again, ang dala ni Jesucristo ay Jehovah's Witness, kung mali yan, ay talagang mali. Papasaya ko sa inyo, mali. Wala sa Biblia. Kaya anong mangyayari? Impirno. Impirno dahil hindi nagsabi si Jesus Christ na ganyan. Sabi ni Jesucristo, if you love me, keep my commandments. Okay? If you love me, pick up my cross and follow me. Sundin ninyo ako. Ang aking batas, sundin ninyo ako. Kung kayong pagmamahal sa akin, take up the cross and follow me. Hindi siya nagsasabi, worship me. To follow and to worship is different. Huh? Because Jesus Christ, during His time, nagtuturo ang sambahin isa lang. Never siya nagtuturo na ako ay sambahin ninyo. Sundin natin si Kristo, sambahin natin ang sinasamba ni Kristo. Yun po ang tunay na relihiyon. Pero kung sambahin ninyo, ang nagtuturo ng isang sugo at propita, may katibayan mo ba? Nga siya'y sugo at propita, ang dami sa Biblia. Okay? Mamaya, kung may magtanong sa mga versikulo at sitas, sasabihin ko, inshallah. May mga regalo kami dito, mga t-shirts, sino magtatanong? At hindi lang magtataka ang mga kapatid na ganito na akong magsalita. Medyo matulis lang yung boses ko, ha? Pero talaga, malambot ang puso ko. Malamig ako, okay? Gusto ko lang yung timpla nga may pagsasalita ba? Ha? Kasi kung mga kababayan, nagsabi dito sa Biblia, ang unang Timoteo, walang lasa, di ba? Walang lasa eh. Ang sa Quran naman, pag tayo ay hindi sumusunod ni Kristo, ay nakulang lasa. Pero, timpla-timpla lang magsalita, walang tayong magtataka na gano'n. Dahil timpla lang yung sasalita. Pero hindi naman ako nagagalit kung may magtatanong. Kunin mo ang t-shirt sa likod ng ano, yung upuan sa front seat. Okay? Nandiyo mga t-shirt. May mga t-shirt kami, I don't know sa mga sa medium or large, pero may mga marami kaming t-shirt. Bawat tanong sa isang tao ay may regalong t-shirt. Saan ko yung maghanap? Magtanong t-shirt. Ha? Sa atin sa Pilipinas, hindi ka magtanong, subre ibibigay. Ha? Subre. Pero ikaw ang maglagay sa subre. Dito, hindi. Ha? Ikaw ang bibigyan. Hindi subre ang bibigay na walang ano, walang laman. Ano? Maraming t-shirt yan. Brand new pa yan. Hindi pa yan sinuot. Okay? May plastic pa nga eh. Ano? Made in Saudi Arabia? Made in Qatar. Ah, made in Qatar. Ay, hindi pala imported. Alhamdulillah. O sige, sino magtanong? Okay.